Good evening mga ka-YouTube. Welcome to my channel. Tuturuan ko kayo kung paano gawin itong magluto na itong black mushroom. Tawag kasi nila dito black mushroom. Pero ang tawag dito is tungko. Or sa English parang shiitake mushroom. Tuturuan ko kayo. Kuha tayo ng tapos ito kung sa ano ganyan na para yan abang hindi mo pa siya nababasa. Yung tinuro sa akin ng amo ko mas maganda yung ganitong way kaysa yung dating alam. Iba kasi hindi na ma ano, hindi na ma kunat, ay makunat na hindi na ayun, tikas. Minsan yung iba kasi yung tikas, nakungat kasi. Hindi maluto. Iba mabilis lang ito. Katulad na ito, di ba? Bali agad. Kasi tinatanggal ko yung tangkay. Ayan, okay. So, tinatanggal natin yung tangkay. Ayan. Tanggalin natin. Tapos iba-iba man bilis ka gusto diba? Iba man bilis na ang galit, iba ang hirap alam pantas diba? Gawa na tayo ng marami para ano, para mabilis, para ilalagay lang natin siya sa fridge. Lagay nyo siya doon sa pinaka nag-gigay, kahit tumagal siya ng isang buwan, okay na okay, hindi yan nasisira. Basta ilagay nyo siya sa freezer. Kaya gumagawa ko nito madami para kahit itambak ko siya sa sa fridge, okay lang. Hindi siya na hindi siya masisira. Kasi pag doon mo siya sa ano nilalagay, sa ordinaryong lamig lang, yun talaga masisira. Tigas. Ayan, punot pala, hindi matigas. Punot. Di ba madali lang mo, tingnan nyo. Napakadali lang mo iba. Ito. Iba kasi makunot. Kaya mahirap tanggalin. Makainis. Sakit na sa kamay. Turog na to. Kaya. Ito mabilis mo. Ito makunot din. Yes. Pag hindi niyo kaya guys, pwede niyo naman gulitin niyo. Iba mabilis lang. Diba? Ito mabilis lang. Diba? Ito yung dali lang. Diba? Bilis na matanggal na yun. Ito.
mabilis lang din. Di ba? Ito mahirap. Medyo makunat na kasi. Hindi talaga ng powers ni Day. Ayun Day, oh. Tingin lang. Pag hindi na talaga kanyang person, hindi ba maaari? Diba mabilis lang eh? O, katulad nito, diba? Easy lang. Kasa na. Tapos natin tanggalin yung mga stocks. Stock ba? Stock. Ewan. Basta yung mga bangkay. Ayan. Kaya yung ganyan niya ka muna. Tapos. Tapos. Halagyan na natin yan ng cornstarch. Starch mga Inday. Damihan nyo. Para mas mabilis yung malinis. Ayan. Babad nyo lang siya mga 15 minutes or 10 minutes. Tagdagan pa natin. Yan. 10 minutes pwede rin. Babad lang natin saglit. Tapos linisan na natin natin. Wait lang natin yan. Mga 15 minutes or 10 minutes. Ayan. Tapos na yung 15 minutes. O, diba? Nakita na yung kulay niya. Pisan natin siyang limisan. Ayan, ganyan-ganyanin mo lang. Kailangan irarab mo siya ng ganyan kasi para malinis mo siya ng gusto. Kita nyo guys, ganyan lang yan siya hanggang matapos kayo. Ayan dahil matitay matapos. Pero kung ganyan pa rin, kung ganyan pa kadumi yung tubig niyo,
after niyo siyang malinisin, kailangan isa pang babad ng cornstarch. Pero ano na yun, iglasan niyo na muna to. Medyo brown pa. Okay, pa natin yan ng cornstarch. Cornstarch outfit. Pero isang ano na lang. Kaya isa't kalahati yan. Depende kasi yan sa depende kasi yan sa dami ng ng machine. Ito nyo. Ayan. Second time, nalinis. Ayan. Kasi kaya natin nalinis na ng ganyan ka linis, kasi para pang ginabag mo siya, hindi mo na itatapon yung tubig niya kasi malinis na eh. Pwede mo na siyang gamitin na pang pakulo niya mismo. Ganun ulit, ulitin mo lang yung procedure na ginawa mo. Basta, hugasan mo na muna siya. Tapos, pag nabasa mo na siya, tsaka mo siya babara ng cornstarch. Sa unang ano mo, lagay mo yung dalawang kutsarang cornstarch. Tapos babad mo siya ng 15 minutes. Ayan. Tapos pag nababad mo na siya ng 15 minutes, yan, tsaka nyo lang gawin yung ganitong procedure. Tapos pag nakita nyo kulay brown pa rin, feeling nyo madumi pa rin siya, pwede nyo siya ulitin ng second time. Tapos nun, nakita nyo naman yun eh. Pag second time, okay na yan. Pag pinanlawan nyo siya. Kasi parang ano, parang nagsabon ka ng damit. Tapos, mabula pa. Siyempre, kailangan mo ulitin. Diba? Ano lang yan siya. Ito eh, base lang naman sa tinuro sa akin ng amo ko. Base lang yan sa tinuro sa akin ng amo ko. Alam naman tayo, sumasunurin, sunod ang masunod, kung anong gusto nila, basta alam mo hindi nakakalabag sa kalooban mo, at sa pangkatao mo, diba? Tsaka dito naman kasi sa Hong Kong, may ilan ng mga employer na hindi matitino, meron naman talaga na parang sinalo na nila lahat ng kabaitan. Ganun. Parang yung amo ko ganun. Mabait siya. Strict na nga lang, pero mabait. Parang gusto ko niya lang kasi mag-improve. Katulad ko, na first time yung mag-abroad. Pero, thanks talaga kay Lord. Binigyan niya ako ng matinong employer. Thank you.
Diba? So, hindi na masyado maano yung tubig. Hindi na siya brown. Ibig sabihin, malinis na ito. Ayan, nakikita nyo naman sa itsura, diba? 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 Yung malinis na. Tapos yung ano po, ibababad niyo siya ng overnight. Tapos kinabukasan, tsaka mo na siya, i-start the cooking. Lalagyan mo lang siya ng ano, pakuluan mo lang siya ng isang oras. Or isang oras kalahati. Depende kung malambot na yung mushroom o hindi pa. Tapos, lagyan mo lang siya ng asukal na yung asukal na ice sugar ng tawag nila dito. Hindi kasi kapreta ko lang sa inyo. O, diba? Ayun, basta yung tubig. Isa na lang. Isa na lang. Natin hibasan yung mabuti kasi tayo yung mga makakain. Sasalin nyo na siya sa isa-isa. Para lahat ng dumi, hindi mo makakita. Basta may mga brown-brown pera. Filter water na yung gamitin natin kasi pangbabapat natin siya. Yan na rin yung gagamitin natin tubig para pangbabapat at pangpakulong bukas. Okay. Tapos na yan guys. Pagbabad na lang natin siya. Tapos bukas na umaga natin siya lulutuin kasi kailangan siya ibabad ng overnight. Nalulutuin ko bukas related sa mga mushroom. Kaya kailangan natin gumawa ng mushroom. Pwede naman may nabibili naman sa market na fresh niyan, pero dito kasi sa akin, marami siyang dried mushroom kasi galing yun sa family nila. Kasi yan yung mga business nila. Mga seafood product. Kaya marami silang napakadami iba't ibang mga dried na seafood. Okay, that's it for today. Hope you like my video. Hope you like it. Please subscribe to my YouTube channel and then please click the description box and then click the thumbs up if you like it. Thank you so much. God bless. Bye-bye mga ka-YouTube.